Hi guys! Welcome sa another episode ng EJB Reviews. So, kaka-pick up lang natin itong package. Buksan natin siya. Ito gagamitin ko, yung Bicol kami, yung blade nila. Nagaling kay MMB Japanese Knives. Nga pala guys, andito yung parents ko. Nagbubulungan sila. Hello! So, alam nyo ba yung mga reaction ng mga viewers natin yung sa, di ba na-upload ko na? Ano Sir AJ, ang swerte mo naman, ang babait ng parents mo. Sabi nila, yan ang tunay na kayamanan. Tapos ang ganda-ganda daw ng lugar. Kapag gusto niyo ng ganong lugar na ganon kaganda, sabihin niyo lang, mag-message lang kayo kay AJ. Bili na rin kayo ng ganong kagandang lugar. Mga ganong lugar. Ganong tipo. Sobrang ganda dun, guys. Kasi yung dad ko, guys, is Agent siya sa real estate. Yan. Si Papa ay nag-real estate. So, kung may mga harap kayong lupa, guys, mga farm lot, marami tayo dito sa area. Talay Rizal area. Rizal area. Pa-oo. Santa Maria, Laguna. Yan. So, nature's lover. Kung yan ang gusto mo yung mga pang-resort na type ng lupa, kontakin nyo lang ako, guys. Kasi yung dad ko, marami siyang pwedeng i-alok sa inyo. Mayroon tayong may area tayo na may poles. Yun. Ang ganda lang ang may poles kung natakamit kanina. Oh, kanina? Anong itsura? Saan yung lugar ba? Diyan na. Along National Highway. Oo. Oh, okay. 3.5 hectare. Oo. Oh. May poles siya, may ilog. Oo. Minsan nga kapag yung nagkukwento si Papa ng lupa, nagkakatanungan na kami, gusto mo ba yung lupang yun o ibebenta mo? Kasi parang gusto mong bilhin Parang gusto mong bilhin lahat, di ba? Kasi, sobrang ganda, sobrang refreshing. Lalo na kung taga Manila ka, pag nakita mo yun, grabe, parang ayaw mo nang umuwi. Di ba sila Ate Kat? Kasi may friend kami, kwento mo si Ate Kat. May friend kami ng mga taga Manila, lalo na yung mga naka-condo, syempre limited yung spaces nila. Pag nakakapunta sila dyan, ayaw nang umuwi. Sayang nga, inabot na ng pandemic Lagi na lang ang chat. Dati lagi sila dito. Tapos lagi ang mga chat sa amin, hindi pa ba pwede dyan? Kailan ba tayo pwedeng bumalik? So, okay guys, welcome din kayo pumunta dito guys. Kung gusto nyo mag-visit. Inform nyo lang ako ahead of time kasi medyo busy ako sa tindahan. So pag medyo maluwag na, bisita kayo sa akin dito sa farm. Para masipat nyo din, mamamaya gusto nyo din pala. Oo. Diba? Magkakapitbahay tayo. Magtitibarin kayo ng saging. Napalad na ni Lexie. Ang laki ng saging. Yung mga nakikita kong saging dati, parang nung bata ako, ganyan ba? Pag ginawa ka mo ganyan lang, ba't yung saging ngayon? Parang tatlong tao pinagpatong. Oo nga, ako naman. Ako naman. Lapit tayo, tingnan natin yung... Para makita natin yung details. Grabe, ang ganda naman ito. Sir Elmer, ang ganda nito ah. Puti ah. Grabe sir ah. Uy, teka, may free sa dulo. Oh! Makalit na naman ang mangyari patulad nung kayo. Ay, ang ganda! Sir, siyempre daw, may keychain pang libre. Pang ano. Pwede rin ito pang bukas ng mga package oh. Parang ginunting na maliit, no? Ang cute. Oh, yes ah. Thank you po, Sir Elmer, may free. Parang gusto ni Papa oh. Pwede niyo isabit sa bag niyo. Oh, pang bukas ng mga package. Pang puto ng tali. Okay oh. Ang nakakatuwa sa mga Pilipino. Pag may free, di ba? Diba? Nauna yung free. Para, pati ako doon ako sa free naka-focus eh. Ang cute eh, oh. Cute. So, ito na siya, guys. Yung galing kay Sir Elmer. Grabe yung details, ah. Grabe yung details, oh. Tama. Siya ba nagawa si yun? Sir Elmer ang nagawa nito. Yan, yung scabbard, itong handle. Yan. Oh. Ito, galit na, guys. Nag-request kasi ako sa kanya. Galit, oo. Oh. Ano ba kabayo? Kabayo? Yun nga yung lagi kong tanong eh. Pero basta ang tawag nila dito, talismanic. So pwede siyang... Salitang Bicolano yun? Hindi, talisman. Parang swerte, yung pang-bay ng swerte, talismanic. So,
This one guys is a Minasbad 2, no? Pero ang difference lang niya, hindi siya utility blade guys. Ito po ay isang fighting blade. Yan siya. Oh, pointy. Pointy siya guys. Fighting blade po yan. It's called a Minasbad Palas. So, panakot sa aswang yan ah. Ang tulis. Diba? Tulis no? So, ayan. Ang kaan niya guys. Ang sarap iwas-iwas nito. Matetesting natin to sa farm. Sa puno ng saging. Naubos na po namin yung puno ng saging doon. Hindi natin ito panditi ba? Ano, magkala tayo ng bote pag gumagawa tayo sa farm. May stand ka na ba doon pa? Hindi po ba nang gagawa? Wala pa. Gawa kang stand. Maganda tayo ng ano. Di parang sa saging. Oo. Oo, di pa sabi. Yung ano, di ba fencing? Di ba? So, ayan siya guys. Ang grabe, ang gaan. Makapal siya dito guys, oh, sa may bandang puno. So, papunta dito, panipis ng panipis itong spine. So, kaya siya magaan. So, medyo nakakatakot, no? Ang nipis eh, oh! Ang nipis. Pang tarak talaga, pang ganyan talaga siya guys, oh. Parang kung lalabang ka ng away. Ng away, ito talaga siya. Diyan ang dala mo. Uh-huh. Parang magdadalawang isip yung kaaway. Yung kaaway mo. Aba! Tama po. Masundot lang ako. Magaan. Magaan ano, kumpara dun sa Minasbad na dinalayap. Oh! Fit na reaction niya. Ang hey, talas po. Talas. Yan guys, yan yung first fighting blade ko. So tatlo po yung parating nating fighting blades guys. Nauna pong dumating yung kay Sir Elmer. So first nating i-feature tong fighting blade niya. So... ayan guys, first time ko magkaroon ng fighting blade. Kasi usually talaga, mga utility blades ang inaano ko. Ang pinupundar ko kasi nagagamit namin sa farm. Pero dahil, essential siya eh. Pero ito kasing fighting blade, pang fighting lang talaga, di ba? So, ang nag-ano naman sa akin ito, ang nag-inspire sa akin na magkaroon ng fighting blade, sila Sir Ray. Kasi di ba meron yung mga cutting videos, yung mga bote. Yan si Lexi, nagka-cutting na rin niya ng bote. Di ba? Yung Minasbad mo, di ba? Yes, anong tawag? Minasbad dinalayap. Yeah! Pati nga shirt mo. Yan. Sali wait kayo guys. Sali kayo dun sa raffle. Kung abot pa tong video na to. Oo. So, anong masasabi mo pa? Maganda bang fighting blade yan? Pagbunod pa lang. O atras ng kalaban. Pagbunod pa lang. Pagbunod pa lang. Pagbunod pa lang. Eh, sabihin ng kalaban, tika muna. Uwi na ako. Mamumutla eh, no? Itsura pa lang eh. Pati oh? Na pala tayo, pare. Mm-hmm. Huwag ka atras, sabi sayang itak mo. So, yan o guys. Matatag to. Tibay, no? May lock. May lock, no? Nakalock siya. Tsaka ang ganda nung pagkakagawa nitong ano, itong scabbard po. Diba yung isa nating Minasbad dyan, yung nakapatong lang yung kahoy. Ito naka-shoot to, lubog. Makapal siya na... Makapal na... Hindi masisira. Pero magaan, no? Hindi siya mabigat. Kwanto? Jimelina. Jimelina sa atin, ano? Jimelina. Sa kanila, ang tawag ata nila dyan ay malatapay ata. Parang Jimelina. Pero maganda pagkakagawa dahil... Matibay siya talaga. Mm-hmm. Matibay ang case. Mm-hmm. Hindi siya basta masisira. Huwag lang paano bulok. Mm-hmm. Ako na bahala sa varnish. Barnisan mo ng natural. Oo. Meron ako dyan pang varnish na natural. Yung hindi siya kikintab. Ganda, no? Si Aki, oh. Tama pa. Aki? Pansinin nyo naman daw. Kanina kasi naiwan siya sa kwarto. Nakulong siya. Eh, hindi ata inabot sila papa. Nung dumating. Ah, inabot. Naiwan. Kawawa, nagdadrama siya ngayon. So, yun o guys, magte-testing kami ng cutting soon. Siyempre, saglit lang sa inyo sa video na to. Mamaya, yun. Standby guys. Kwentuhan muna kami nila papa. Kararating lang nila dito sa bahay. Kaya, maya-maya ulit. Laters! So, yun o guys. Tatry natin yung mag-cutting bit tayo. So, yun siya. Ipis niya guys dito. Ipis, pero makapal yung spine niya. Kaya, dito mapuputol.
Nandito sa mga street. Ultra light switch. Makapal to guys. Oh. Yeah. So, hindi ko maabot dito sa may likurang part. Next. So what I like about this blade is mahaba siya, no? Layo ng reach. So far, I'm loving it. Ang ganda guys. Talagang talagang mapapako ka na lang eh. Parang bawa, magkaharap tayong ganyan. Bumunot akong ganyan, no? Anong gagawin mo? Kaharap mo may hawak na ganitong kahabang blade. Lang may tumatawag. PDC pala ha. Ayan na guys. Napag-interesan na nung tatay ko. Sinabit na niya sa bag niya. Ayan na Sir Elmer. Thank you po sa freebie. So, sa tatay ko na to, panggilit ng leg ng manok. Huwag sila luloko-loko sa akin. Patay tayo dyan. May fighting blade din siya. Yan ato. Oo, ang ganda. Ito mo si Aki o. Ako pansin nyo. Ayan. Thank you, Sir Elmer. Ang ganda. Susunod ulit, sir. Gusto ko ulit nito. Ako naman, susunod.